mula sa Bumayata City Holdfast High School News Station. Tahanan ng mga numero unong news supporters sa buong Negros Island. Hinahatid sa inyo ang mga eksklusibo at patok-tapatok na balita sa buong probinsya. Ito ang 96.3 FM Pandusi Balita. Simo Drug Raids, isa patay. Dumaguete Cebulan Airport, i-relocate sa Baguio. Siyam na bahay, nasunog. Listahan sa Purok Mangga, ating bisitahin. Magandang hapon sa inyong lahat. Patay ang isang lalaki at sugatan naman ang kanyang kasama na pagbabarilan sila ng diyan na may kilalanggan kila. Kaya natin ang kabuang ula, Sherwin Basin. Sherwin, magandang hapon sa inyong lahat. Nakonfiska ng Negros Ayunta Provincial Police ang 52.04 gramo na shabu habang na-synchronize sila ng anti-drug operations na ginawa sa buong Negros Province kaninang Lunes lamang. Habang patuloy nilang isinagagawa ang simultaneous drug raid para sa linggong iyon, isang tao ang patay ng mabaril siya sa ulo na gawa ng isang long gunman na sa ngayon ay di pa kilala. Nangyari ang insidente sa May San Jose Extension kung saan naganap ang sinasabing drug raid. Muli ito si Sherwin Base, nagpapatrol kapamilya. Samantala, i-relocate raw ang Dumaguete Cebulan sa panibagong lugar sa Baco. Pakinggan natin ang kabuong ulat ni Roxanne Sabado. Roxanne. Kapamilya, tinulak ni Representative Pride Honey Treves ang relokasyon ng Dumaguete Cebulan Airport sa bagong site ng Bakong Town. Ayon sa aral ng Japanese International Coordinating Agency at pati na rin ang Korean International Coordinating Agency, hindi naman raw feasible ang initial ng expansion ng Naturang Proyekto ni Treves. Ngunit 2.5 billion nga lang ang magagasto nila ayon sa Department of Transportation and Communications. Ito nga pala rin si Roxanne Sabado, nagpapatrol kapamilya. Maraming salamat, Roxanne. Siyam na bahay ang nasunog sa Bulok-Bulok, Cebulan, alas 4:30 ng madaling araw. Kung ayan ang kabuang ulat sa pagbabalik ng Pandusi Balita. Siyam na bahay, nasunog. Pakinggan ang kabuang ulat ni Jerry Go. Jerry, tira! Ikaw kapon, Lunes ng 14 ng Disyembre 2015, siyam na bahay sa Barangay Bulok-Bulok, Cebulan ang nilaman ng poy. Ayon sa mga nakita, nagsimula na mga alas 4:30 ng madaling araw ang sunog na sayrams ang simula sa bahay ni Ignacia Catayas. Ayon nila, pupunta raw ng Mr. Degallio ang naturang pamilya at naiwang nakasidla ang isang kandila o mosquito catol na siyang pinagsimulan ng sunog. Sa ngayon, ang mga biktima ng apoy ay temporaryong nakatira sa mga malapit ng napaaralan kasama ang mga empleyado mula sa local office ng DSWD. Ito muli si Jerry Koo. Salamat, Jerry! Ngayon naman ay ating bisitahin ang pista ni Santo Niño sa Purok Mangga. Pakinggan natin ang ulat ni Roxanne Sabado. Roxanne, pasok! Magandang hapon, kapamilya! Kanina linggo lang, January 31, 2016, maraming tao ang dumagsa sa celebration at nakihibrilo sa pista ni Santo Niño sa Purok Mangga, Dumaguete City. Nagdala ng mga kanya-kanya Santo Niño ang mga tao at kanila itong sinasayaw. Matapos ang misa, wala namang balitang may nasugatan o na-accidente sa nasabing celebration. Muli ito si Roxanne Sabado, nagpapatrol. Maraming salamat, Roxanne. At dyan ang nakapos ang balitaan natin para sa araw na ito. Sports ako nga pala si Super. At ako naman si Antonio. At ito ang Pandusi Balita. Walang sawang naghahatid sa inyo ng mga matulit na balita. Mula noon hanggang ngayon.